Makakauwi na ngayong weekend ang higit 40 Pilipinong stranded sa Israel at Lebanon. Naghihintay naman ang higit 100 Pinoy na makatawid sa Rafah crossing na border ng Egypt at Israel. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Daang-daang dayuhang stranded sa Rafah crossing ng Israel at Egypt ang nakaabang pa rin makatawid ng border. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, 115 dyan mga kababayan natin. Ipoproseso na raw ang kanilang mga dokumento. Natatagalan daw ito dahil dumaraan pa sa verification process ang mga pangalan. Karamihan daw kasi nag-iba ang pangalan ng mag-asawa ng Palestino. Hiningin natin ng, bigyan tayo ng priority kasi ang situation, lahat ng mga foreign nationals na gustong lumabas ng Gaza, makakalabas daw. Yung problema, 7,000 nagpas sila. Hindi naman kaya ng Rafah border na iisa lahat tumawid. No? So, unti-unti lang nire-release yung mga approvals. Nauna nang nakatawid sa Rafah crossing ang dalawang Pilipinong doktor kagabi. Mga empleyado sila ng Doctors Without Borders. Sabi naman ng DFA, sa darating na linggo na makakauwi ng Pilipinas ang 45 Pilipino mula Israel. Tuloy pa rin ang evacuation ng mga Pinoy doon. Pero may ilan tayong kababayan na ayaw pa rin umuwi. Gaya na lang ng hotel worker na si Dayanara na nasa Tel Aviv. Mapapauwi na lang siguro po kami kapag medyo lumala, no? Or kapag nag-alert level 3 na po. Hanggat kaya raw, titiisin na lang muna niya ang sunod-sunod na airstrikes. Kahapon nga raw, mas tumindi ang mga pambobomba sa Tel Aviv. Sa Tel Aviv, yun talaga ang gusto nilang punteryahin is Tel Aviv. Which is madaming Pilipino, madaming mga citizens na nandito sa city. Bukod naman sa Israel, all accounted for o nakausap na rin ulit ng DFA ang 136 na Pinoy na nawalan sila ng contact dahil sa telecommunications blackout. Habang may natitira pang 8 Pinoy sa loob ng Gaza City, hindi pa raw sila makalabas dahil delikado pa. Wala pa namang update sa dalawang Pilipino nang nawawala sa Israel na posibleng dinukot umano ng Hamas. May 4 Pinoy sa West Bank ang gusto raw na magpa-repatriate. 2 sa kanila ay nasa Jordan ngayon. Ikinakasa na ang pagpapauwi sa mga Pinoy na pawang hindi dokumentado. May 6 Pinoy naman sa Lebanon ang nagpa-repatriate at darating sa November 4. Sa ngayon, voluntary ang repatriation sa Lebanon dahil nasa alert level 3 ito. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.